Yeah, sa Ginoo. Pero normal na gid siya. Minor lang gid ko og kanon, soft drinks, tapos kaning garlic plus usa gid ni sa nakatabang sa akoa. Dati vitamin C og katong akong ginatumal. Karon kay tipid-tipid sad ta, nakita na ko ning garlic plus nga naa nay vitamin C. Ug kutob karon, mao na gid ni ang akong ginatumal og kaluoy sa Ginoo, normal na sugar sa akong lawas. Salamat lang pud ko sa Ginoo, Sir Bao, sa garlic plus. Garlic plus with sodium ascorbate. Kalusugan ay ligtas sa garlic plus. Ito ang Joy FM. Joy FM, ang music station ng Yaki Broadcasting System. Sa Kinabawan City, 105.7. Padayon ka muna kapaminaw sa 105.7 Joy FM sa Yaki Broadcasting System. Mga katinig, oras alas 6:04 na. Time checks brought to you by Serpentina Plus. Labanan ang diabetes. Mag Serpentina Plus. Laging subaybayan ang programang maghahatid ng mga sariwang balita. Talakayan ng mga napapanahon at nagbabagang issue ng ating pamayanan. Programang mag-uugnay ng mga mamamayan at ng pamahalaan. Ito ang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alamin natin ang tinig mo, tinig ninyo, tinig nating lahat. Tinig ng Bayan. Dito lamang sa 105.7 Joy FM. Kasama si Caloy Rosario. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mayong buntag kaninyong tanan mga katinig. Welcome na usab ning atong programa nga Tinig ng Bayan. Adlaw kita karon nga Biyernes na, atres sa bulan sa September 2021. Kumusta? Ubay-ubay na itong isgutanan sa kinatibukan natong programang Tinig ng Bayan o live usab kita nga mga paminawan o makita diri sa atong Facebook Live sa Joy FM. 105.7 Joy FM mga katinig. Pipila sa mga hisgutanan, dagang kayong panghitabo, busa amping kita kanunay, duha ka aksidente ang nitabo, no? Kagahapon o kagabi, gahapon diri sa Kinabawan City, particular diya sa may landmark area sa may tulay, niya ikaduha, oy, ikaduha, katong sa may makilala Cotabato, kung nga diin, kusog-kusog tong pagpadagan siyang motorsiklo, buak yun ang ulo, no? Sa biktima nga si Jimboy Leva, nga taga-Purok 2A Barangay Pag-asa Samlang Cotabato. Porbida mga off man like cellphone ng mga opisyal na tos gobyerno nga kinahanglan ilang mga statement. Ay na lang. Kundili anyway, sige lang. Ato ang padayon nga panikamutan no nga makontak sila. Unsa ba status sa ato ang quarantine restrictions diri sa probinsya sa Cotabato September 2 na no ang National IETF gihatagan nila og authority ang mga local IETF nga magpatuman og mas hugot nga mga restrictions sa mga lugar nga kung diin adunay gikatala nga taas sa kaso sa COVID-19 ang South Cotabato. Adun na statement ang ilahang mga provincial government. Ang Sultan Kudrat, nagpagawas na og Executive Order No. 28 kung diin, extended ang ilahang general community quarantine. Adun na mga gagmay nga kabaguhan ang pagpatuman sa New Movement Sunday. Oo, kining New Movement Sunday naging kontrobersyal ni diri sa probinsya sa Cotabato kaniadto kaya tungod lagi gi-question no sa grupo sa mga maayong mga lawyer ang anong ipatuman man ang New Movement Sunday. Karon wa pa statement ang atong provincial government kung unsay atong quarantine status, extended ba o mao ba sa gihapon o murag wa may pagbag-o o playing safe usa kay para dili masablay otro. Maghulat usa sa national government kung unsay ilahang mamahimong statement sa quarantine restrictions. Pero ang probinsya sa Cotabato mga katinig, gipailaom na no sa alert
level number 4. Actually, kaniadto pang nilabayng bulan, gipailawom sa alert level number 4 ang probinsya sigon sa report gikan sa Department of Health, no, sa DOH. Pero ingon sa tong IPH, wa pa kay tungod wala pa man nakabot katong classification o mga requirements nga ginakinahanglan nga kinahanglan saka ang alert level. So this time, gikumpirma nga nanatla sa alert level number 4, human natala ang unang kaso sa Delta variant diha sa Aliosan. Ga-expect kita nga ang mga Delta variant matala diri sa mga lugar nga dunay taas nga kaso. For example, Kidapawan City, Mlang og Makilala, pero ang natala nga kaso dito sa Aliosan ang usa sa mga lugar nga adunay pinakaubos nga kaso sa COVID-19. Kay ngano ang katong nga nataptan mga katinig adunay travel history kay mag-uuma man ni unya at the same time negosyante ni adto dito sa Cagayan de Oro City. Oo, so mao ni ang kaso sa iyang sitwasyon, bagaman at naka-recover na ang naasoy nga pasyente, pero nagpadayon pagyapon ang contact tracing o isolation ni ini, o para masigurado nga kini nga naasoy nga pasyente dili na makatakod pa o mudaghan pa ang ma-isolate tungod sa naasoy nga balatian. Sa pinakaulahing report nga gipagawa sa mga katinig, ubay-ubay na, no, ang mga na-quarantine o nga mga na kasalamuhan ni ini, adunay na pila ba to ka tao, murag daliha or hindi ta kita masayop, nasa mga 20 kapina, no, okay, 20 kapina ang gipailawom sa quarantine, naka-isolate na kini. Oga nagpadayon pa ang pag-monitor o pag-imbestiga sa naasoy nga kaso. Sa kinatibukan mga katinig, sa tibuok Soccsargent Region, 11 na ang natala nga Delta variant sa COVID-19. Oo, duha ni ini ang naasa Sarangani Province. Unya duha pod ang taga Sultan Kudarat. Isa ang taga Jensen, no? Dunay 5 sa South Cotabato. Karon gipailawom sa hard lockdown. No, katong gipailawom sa hard lockdown sa usa ka subdivision sa Maysurala, nag-meeting gahapon ang Municipal IETF, gihawa na, no, ang yang hard lockdown. Diri pod sa Dakbayan sa Kidapawan, kay ang ato ang sudad, ang usa sa lugar nga dunay pinakamataas nga kaso sa COVID-19. Adunay mga lugar pod nga gipailawom sa focus containment, no? Kay tungod kini nga mga area, actually pamilya-pamilya na, no, dili pareha susama dito na sa Nitabo sa may Sibawan kung diin tibok barangay gyud. So karon na pamilya-pamilya lang ang gipang focus containment. Kay kagahapon nakatala na pod og 30 ka mga bagong kaso base sa daily census sa City Epidemiology Surveillance Unit. So sa karon ang Kidapawan City dunay 367, no, nga mga aktibong kaso. 337 ini ang local cases mga katinig. So amping kita kanunay mo ganina ang panawagan karon, ang hagit karon sa tuma katawhan, puyog balay pagsunod sa minimum health standard. Kaya naana si Delta variant. Kini si Delta mo ning number 1 gikahadlukan tungod kay nakita naman ninyo unsang sitwasyon dito sa India, no? Kung nga diin dito nagikan ang naasoy nga mutation sa virus. Unya ni kuyanap kini dito sa Indonesia. Daghang kining gipang patay. Ang problema man gud nato mga katinig kay ang ato ang mga hospital facilities diri sa probinsya dili ingon ana ka high-tech kumpara nimo dito sa kauluhan sa Manila o sa SPMC o sa CRMC. Nakita yung mga gamit na pero dili ingana ka high-tech. Unya taas na nga panahon gikapoy na kaayo nga to ang mga doktor, gani adunay panawagan karon ang mga doktor, no, nga time out usa. Pwede bang moingon tag time out usa sa pag-asikaso sa mga naigo sa virus? Dili eh.
kay kinahanglan ati manong Diyod ang mga naigo. So poonsang time out. O time out tapuyo sa uga balay kung pwede kani adto bitaw nga wa pay kaso nang hadlok man ta. No? Nang hadlok man ang tanan. Nanago sila mga balay, dili pwede mo gawas. O karon daghan na kayong virus, ala sige, patuyang naggawas diri, gawas dito. So kung inga niya nga sitwasyon na di good kalikayan, no? Kayo ana sila, kaya ra ng virus, bakunado na ko, pwede na kong magawas. No, mo na sitwasyon diha mga katinig na dili maayo. Ang problema po na sa tuwang mga government agencies, nag-expect kita nga abli sila kanunay, kay mo man ang dapat, no? Abli sila kanunay sa bisag unsa mang oras sa paghatag og mga dugang impormasyon alang sa katawhan, pero likay-likay man itong mga opisyal sa gobyerno. Haman ang pondo, milyon-milyong pondong gigahin alang sa information drive, sa education drive. Malay, dako kayong pangutana diha mga katinig. Magpahatag lang sila ng statement, magpa-interview lang sila, basta doon ay ipapromote, ipahumot alang kanila. Mauna yung mga dili, maayo ni Ana. Asa ba itong pagpanerbisyo ba nga tinuuray baka ha? No? Dago kayong question. But anyway, ang siste, ikaw o ako, dapat kita tanan mag-amping, no? Kay wala gipili ning virus sa mga katinig. Grabe ni, grabe. Sobra pa ning, ang dili lang maayo ni kay kining COVID, gikapitalize po, gihimo pong kupit, no? Saka na, suko man sila, sakit kay paminawan silang dalunggan na, pero mauna ay kamatuuran diha. Kunya, sa Pikas Bahin mga katinig, padayon ng pagpaningkamot sa LGU sa Pikit, nga mahunong kining mga rido diha. Doon na yung mga agreement nga gisulod, no? Tali sa mga magkaaway nga pamilya, abinato, okay na. Oy, noong sabadi ay gagira, maday gihapon ng mga magkalabang miyembro sa MILF o MNLF. No, hinungdan na doon na yung mga nangamatay o naangol ang pinakadili maayo ni ini kay daghang pang mga sibilyan ang mga nadamay diha sa may barangay Balatikan. O kung diin kininga naasoy nga mga apektadong pamilya anaana sa gilanlaing mga evacuation center sa pipila ka mga barangay, dugay na, no? 336 families mga katinig ang namakwit gikan sa Dalingawin ug sa may Balatikan. Daghang kayong isog diha ba? Mao nang problema kayo despikit ka ng rido mga katinig. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Alas 6:15 na ang atong oras kagahapon adlaw gi commemorate pod, no, sa Moro Islamic Liberation Front, Moro National Liberation Front o MNLF. Ang kining ilahang ika-25 anyos nga anibersaryo sa GRP MNLF 1996 Final Peace Agreement. Adun na po gipahigayong aktibidad diri sa probinsya sa Cotabato gahapon. O dito sa Bangsamoro Autonomous Region, particular sa Cotabato City, dito po gipahigayong ng lain-laing mga aktibidad. Unya, diri po spikit, nag-away ng ilahang mga miyembro. Pastilan. Pero may na lang kay kini ginagmay na di na pareha kanina itong panahonang akong diin gobyerno ilang kalaban, no? Karon sila-sila na mga miyembro. Dapat kini-resolbahon po sa ilang hierarchy, no? Pangitaag pamaagi nga meresolba na ng problema diha kay luoy kayo nga mga sibilyan. Alas 6:16 ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. May update usab dito sa nahitabong pag-massacre o sa siyam katao sa may Kabakan, Cotabato. Nitong nilibay nga adlaw gi ilahang sa tawag na, no, gihinumdum ang isa ka tuig nga nahitabong pagpatay sa siyam ka tawo diha sa may provincial road sa may USM Kabakan. But unsa bay update ni ino? Aduna ay gamayng panay pakiginabi si Tinig Tres Elizel Anyon Banga kay Cotabato Provincial Police Deputy Director Police Lieutenant Colonel Bernard Tayong kalabot ni ini. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Tinig hinabi mga katinig. Part of the PNP, we consider the case as ruling, no, positively because our numbers has already been issued against the four suspects, no, apat yung suspects natin in relation to that shooting incident which involved 9 lives, no, doon sa gilid ng USM compound. However,
much to our desire na mahuli yung mga tao na yung apat suspects na yon, medyo nahirapan pa kami because the last information that we received is that itong mga suspects natin ay lumabas na ng area natin, lumabas na ng North Cotabato, and they could be anywhere, no? Maring yung iba, as what we heard, have joined other groups dito sa Mindanao, kaya nahirapan tayo. Sad to say, listen also, we cannot divulge the name of the four suspects, no? Kasi iniiwasan natin na mag-compromise at lalong hindi natin mahuli kung ibigay natin yung pangalan in public. But rest assured na meron na tayong warrant of arrest and our personnel and our teams are moving to really arrest the four suspects and involved doon sa pangyari na to. Sir, kano sa alagin na file ang case o kano sa nigawas ang warrant of arrest? From the start, they were on the loose, no? After the killing, itong mga tao na ito ay tumakas na, no? Knowing fully well na meron kaming witnesses laban sa kanila, yun nga ang resulta kasamang Giselle na na-file natin yung kaso dahil meron tayong witnesses na naka-identify sa kanila. At as you mentioned, no, yung kaso na file just few months after the incident, the warrant of arrest came out, no, in the first quarter of this year, no, 2021. If I'm not mistaken, the warrant of arrest was issued last February of this year. So, yun, what man na-serve na yun ang warrant, sir? Well, there were several attempts to serve the warrant of arrest, no? As a matter of fact, there were several surveillance in Kabakan and neighboring municipalities, but yung as I mentioned earlier, much to our desire na ma-serve yung warrant, talagang wala na sila sa area natin. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Matumakatinig, no, ang pakikihinabi kang Lieutenant Colonel Bernard Tayong, ang Deputy Chief, no, sa Deputy Director sa Cotabato Provincial Police Office. Update dito sa nahitabong investigasyon sa pagpatay sa mga biktima nga sila si Cylon Sandigan Cor Salilangan, Bin Laden Di Manalaw, Romeo Balatamay, Katindig Kagayawon, Fahad Mandigan, nga mga residente kini sa Kabakan og Osaka Musaid Jaydin nga residente sa Barangay Poblasyon Midsayab Cotabato, Budsal Lipusan, taga Dato Udin Sinsuat Maguindanao, no, og katong si Tong Geman nga taga Kabakan nga namatay sa ospital. So, gituhuan pod do, sa mga pamilya, sa mga biktima, nga mga otoridad, sumala pa ang nipatay sa naasoy nga mga biktima. So, munang ilahang gituhuan, sigon sa nakuha nilang statement dito sa usang nga namatay sa ospital. Pero, ang sulti sa mga otoridad, dali laman musulob o uniforme sa atuang tropa sa gobyerno. Pero ang isa ka hagit niini, kay isa katuig ng nilabay, hustisya, pagyapon ng sagit sa mga miyembro sa mga pamilya. O doon na nag-create ng task force sa kalabot nini nga padayon nga pang nagagukod batok nga to sa mga suspect. Alas 6:21 na, mga katinig, ang atong oras. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Ngayon ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung di-try ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor. Ngano daw nga, negative ang resulta. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients, walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi, siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbuhong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate, kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer.
Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus, palatian impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo, ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government to government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O, ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Maririn silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Mas ganado sa produktong sigurado, MMV Stream New Muabag pag-asenso. Ang inyong mga baboy, manok o bibeng, baka o kabayo, kanunay, pakana o MMV Stream New. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta, MMV Stream New. Maayong magpatubo. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:25 na mga katinig. Ang atong oras padayon kita ni atong programang Tinig ng Bayan. Samtang sa pika sa bahin na kini apektado tatanan gawas ni ining crisis nga atong nasinati karon tungod sa epektos pandemyang COVID-19. Kainom duman nga 2019 pa no gipunggan sa Department of Trade and Industry kun DTI ang gusto sa mga manufacturer nga magpataas na sa presyo sa ilahang mga ginabaligya nga basic prime commodities, mga panginahanglan na to kada adlaw no. Og karon kay aduna nay pagtugot ang DTI nga ipatuman na kini, doon na gyapoy grupo sa mga consumer na nagapanawagan nga dili pa panahon para magpatuman karon og price increase tungod kay sa kalisod sa sitwasyon. Kunya ingon sa DTI, dili pwede kay hadlok sila gabasi magsirado na no ang mga manufacturers kay tungod da lugi na daw pud kaayo. So mo nang ilahang gitagaan og kining pagtugot nga sige sige na lang no, i-increase na lang. Pero unsay dakong epekto nini, unsa bay pwedeng mahimo no? Unsay mga panlanto nini sa tungga mga ekonomista si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University atong kauban. Prof, good morning. Yes, magdamaga din sila at mga nakikinig. Apo, ano ho yung nakikita ho ninyo dito ngayon sa takbo ng pagpapatupad o pagpapahintulot ng DTI para payagan silang magtaas na ng kanilang mga presyo ng kanilang mga produkto, ito ho ng mga manufacturers natin? Yeah, actually medyo noong 2019, may mga reason kung bakit hindi sila pinayagan. No? And those are where, may mga natural disasters tayo at that time. Pero ngayon, mas matindi yung dinaranas natin na disaster. Pero tama ka, no? Medyo hindi rin pwede na hindi natin payagan. No? Kasi nga, negosyo yan. Mm-hmm. And of course, no, since 2019 pa sila medyo naghihirap, no, dahil nga sa hindi sila pinayagan ng DTI. At ngayon na medyo mas naghihirap sila, no, dahil sa limited yung production, limited yung pagpasok na kanila mga tao, but yet they still have to pay. Ang pwedeng gawin ng gobyerno is that isa-subsidize kung pwede, or titingnan na lang natin yung mga products na sabihin na natin very necessary. Oo. Essential, no, para sa like for example yung yung sardinas, yung noodles, yung usual na binibigay natin, no, sa mga relief operations. Yung iba na sa tingin natin hindi naman ganun ka-essential, payagan na natin para at least naman makabawi din itong mga negosyo, kasi mas mahirap na naman talaga kung magsasara sila
mas maraming maghihirap, no? Kukunti yung supply natin sa market, at the same time, maraming mawawalan ng trabaho. At siguradong tataas yan, pagka, kasi sinasabi yung supply and demand, di ba? Mas matindi yung pangailangan, ngayon kunti lang ang supply, magsamantala din yung mga negosyante. Itataas din nila yung presyo ng kanila mga ibinibenta. At maliban dito, siguro pwede rin gawin ng gobyerno, Prof, ano? Yung kung doon sa subsidy na ibibigay, bigyan na lang ng tax relief doon sa mga nabanggitin yung mga produkto kanina na lubhang kailangan ng tao. Yeah, pwede rin yan, no? Tsaka meron din tayong may lesson din tayo na natutunan before, no? If you remember during the time ni President Erap, we are suffering from the financial crisis. Diba? If you remember that, ang ginawa naman nila is that yung tindahan ni Erap. Na siyempre, no, itiatarget niya yung mga lugar kung saan talaga itiatawag natin na depressed areas. Doon na medyo nagbibento sila ng mas murang halaga. Pero essential goods lang yung kanilang binibenta, no? And this is not competing with the current market. So sa tingin mo, may mga ganun, tama ka, pwede mag-tax relief, no? Tapos piliin lang natin yung mga essential goods, no? Yung kailangan na kailangan lang talaga natin. Yung iba, pwede sabihin na natin, sige, magtaas na kayo. Anyway, hindi naman sila ganun kakailangan. Pero yun na nga, no? Yung pinaka-importante talaga, especially sa common na Filipino, no? Na medyo naghihirap, huwag na naman natin taasan. Kasi lalong maghihirap yun na ngayon, no? Wala na nga masyadong trabaho, wala na masyadong kinikita. Ngayon, medyo tataasan pa yun, magkakaroon pa tayo ng inflation. Medyo mahirap na talaga. May panawagan din ng gobyerno ngayon. Maski na ang DTI na nawagan sa mga manufacturer na huwag muna magtaas sa presyo ng mga Noche Buena products. Palagay nyo, pakikinggan pa ba ito ng mga manufacturers? Ang Noche Buena kasi for me, it's no longer essential. Diba, mga parang laksin na lang. Although naintindihan natin, no, sa mga Pilipino ng tradisyon ito, pero siguro pwede naman tayo, no, in our own possible way, no, na mag-celebrate ng Pasko na hindi kailangan gumastos ng malaki. No. Instead na mabili tayo ng mga hamon, no, why not nagulay na lang yung bilhin natin. No, makakatulong pa tayo sa ating mga magsasaka. So, mga ganun na lang, no? Mas simplihano lang natin, no? Mas healthy, no? Especially ngayon na meron tayong medical pandemic. So medyo maghanap tayo prutas na lang, no? Instead of mga processed meat. So I think, no, pagbigyan na natin yung mga manufacturers, kasi tama nga naman, no? Since 2019 pa sila humingi, no? Ngayon 2022 na, siguro bigyan natin sila ng chance, no? Na makabawi din, no? Kasi tulungan naman tayo, no? At this time, kailangan natin magtulungan talaga. Pero medyo mataas-taas, eh. Nasa 20 centavo to 2.75 yung itinaas na halaga doon sa mga produkto kagaya nung mga dilatang corn beef. Yeah, Luis, yung ngayon natin, ang sabi ko nga, no, yung dilata talaga importante, no, lalo-lalo ng sardinas. Kasi yun yung medyo nagiging staple na natin, no, especially sa mga mahihirap. So, yun yung yung kailangan pag-aralan nila, kasi it's a balancing act talaga para to sa gobyerno na paano nila mababalance, no, yung interest ng mga mamamayan, no, at yung interest din ng mga negosyante na kailangan din mag-survive, no, kasi kung hindi sila mag-survive, edi lang tayong mahihirapan. So siguro may makikita tayong in the middle yan, no, baka negotiated price, no, na yung kung magtataas sila, hindi naman ganun kalaki. At the same time, itatarget na natin yung market, no. Hindi siya open for everyone, but ang importante is that meron pa rin mabili yung mga pinakamahirap sa atin. Kasi yun yung talagang medyo may problema ngayon dahil nga sa mababa ang economic activity natin. Mahirap talaga na kumita ngayon. So, yun sana, no, na itarget din natin, no, kung sino yung dapat na pagbentahan talaga nitong mas murang produkto. At yung naman merong kaya naman na bumili ng regular price, sila nagbahala bumili ng regular price. Anong nakikita niyo ngayon, Prof, sa takbo ng ekonomiya ng ating bansa habang lumalala, palalala ng palala yung ating kaso o sitwasyon ng COVID-19? Ngayon, nakapasok na sa kahit saang lugar ang Delta variant. Yeah, yung tinitingnan natin is that kailangan na munang makontrol itong surge, eh. Yun muna yung pinaka-importante, kasi we cannot talk about economic moving on pag hindi pa natin talaga nakokontrol itong Delta variant. If you notice, kahit na medyo mataas, no, nagto 30% dito sa Davao, 30%,
Pero ano nabisa na hindi pa sila talaga nag-implement ng lockdown. Mm. Dahil nga yun sa EMIC. Ito yung last quarter na. Papasok na tayo sa last quarter. Ito na yung yung final na lalo talaga sana natin na makabawi this 2021. So I think ang una talaga muna gawin natin basta hindi lang ma-overwhelm muna itong healthcare facilities which is already a problem sa Central Visayas at saka sa NCR at saka sa, sa Central Luzon. Pero yun na muna yung titingnan natin. Then pag ito medyo na-stabilize na natin yung yung situation sa Delta, then siguro that's the time no, na we can already talk of economic activities no. So anyway, may ano pa naman may last quarter pa. And yun nga, ang forecast ng mga experts at mga negosyante, babawi talaga dito sa last quarter. Pero hindi natin magagawa yun until and unless makontrol natin itong pag-spread ng Delta variant. Pero this time, sa palagay niyo, mas maghigpit pa tayo ng mga quarantine restrictions? Medyo mahirap. Kung maghihigpit pa tayo talaga, tama yung sinasabi ng mga economic experts, hindi na talaga kakayanin ng ating economy. Yun lang sabi din natin, no? Yun din titingnan din natin, no? Kasi kung hindi rin natin hindi rin tayo maglilimit, no? Baka hindi na rin natin makontrol, no? Like what happened with what happened with India. Although ngayon India nagtala sila ng 20% growth, no? Medyo mas malaki dun sa atin, pero kung titingnan natin yung pagbagsak nila, mas malaki din yung binagsak nila, more than 20%, no? Tayo nasa 16% eh. So yun, hindi tayo matulad sa India or sa Indonesia na okay, hanggang sa kakayanin pa ng ating mga healthcare facilities, hindi tayo mag-lockdown. Or yung suggested ng ibang mga medical experts, baka granular lockdown na lang, no? Na kung saan na lang yung may surge doon na lang. Pero yun lang at this point in time, saan ba dito yung walang surge? Parang halos lahat ng mga tiyatawag natin na metro cities, no, yung talagang importante sa ating economy, medyo talaga Manila, NCR, Cebu and Davao, medyo may mga surges eh. So saan kaya tayo magagranular? At saka siguro pinisan itong vaccination kasi may mga suggestions na sinasabi yung tiyatawag na vaccination bubble na pwede nang i-open up yung mga lugar kung saan mataas yung percentage ng vaccination. Anyway, hindi naman natin expect na tataas talaga yung infection dyan because of vaccinated yung mga tao. So ngayon, we're expecting 25 million for this month na darating. Hopefully, napabilisan ng ating gobyerno yung pag-distribute nito. And hopefully, by the last quarter, matarget kasi dati 70 to 80% yung target natin. Ngayon yung target na lang natin is 50% na at least para makapag-open up tayo by December. So hopefully ma-achieve natin yung 50% na yun. May mga lugar lang din kasi talaga na medyo mabagal. But yung mga lugar na where it matters, good news, mabilis naman. Like Metro Manila, mabilis. Davao, mabilis. Cebu, mabilis. Yun lang is that medyo hindi pa rin ganun karami yung ating supply ng vaccine. Pero we're really hoping this month kasi 25 million yung darating eh. Oh, Cotabato Province, mabagal. Kidapawan City, mabagal. Bakit? Kulang supply. dapat din siguro payagan na ng gobyerno ang mga LGU na bilisan din yung pagbili nila ng lokal ng bakuna. Kasi hindi naman ganoon kabilis ang pagpadala nila ng lalo na nag-aagawan ngayon sa merkado, nag-aagawan ngayon ang mga bansa sa pagbili ng bakuna. Yeah, yun nga din yung problema eh. Kasi hindi rin hindi makadirekta yung mga yung mga LGU sa dun sa manufacturer. Kasi nga bansa-bansa yung yung pumipila sa kanila. So hindi talaga nila pinapansin itong mga maliliit na mga individual na bibili. So yun lang, yung problema lang din kasi natin. Kaya sabi ko nga nung una ang problema natin supply. Sabi ko pag itong supply medyo okay na, ang next problem na kakaharapin ng gobyerno would be dun sa equal distribution nitong vaccine. And true enough, ito ay nagiging problema ngayon. No? May mga lugar na sinasabi na siniswerte, no? Na talagang may lugar na 100% na yung higit na nila na vaccinated population, 100% na. Pero may mga lugar na as low as 15% pa lang yung kanilang nababakunahan. No? Kawawa naman yun, yung mga lugar na yun. And sila yung magiging vulnerable, no? By the time na abutan sila nitong Delta variant. Kaya nga kinukumpara namin lagi Cotabato City and Kidapawan.
Kinapawan na mas maraming kaso ngayon, aktibong kaso kumpara sa Cotabato City, pero buhos pa rin yung binibigay na bakuna sa Cotabato. Swerte ng Cotabato kasi dalawa siya ngayon eh, bilong sa Sabarm at yung bakuna eh galing pa sa Region 12. Kaya magkakaroon ng pagpupulong para malaman kung bakit ganito. But anyway, ito'y mga suliranin na dapat ay maresolba no, sa sistema ng distribusyon. At dapat din sa pagbigay naman ng bakuna, hindi rin pili no, ang mga LGU. Salip ay mas balansihin din ito ang pagbibigay ng bakuna sa kanyang mga residente. Yeah, may ganun din, medyo nagugulo tayo eh. Kasi like for example, may mga estudyante tayo na nagpo-post na nabakunahan na sila. And sinabi ko, paano nangyari yun? No? Na wala pa naman tayo doon sa ano, doon sa stage na yun. No? Nasa siguro, ang ibang yung pinakamabagal na narinig ko nasa ano pa lang eh, nasa A2 A3. Uh-huh. Yung wala pang A4 yun. So parang sabi ko, paano nangyari yun? Anyway, nagpa-A3 sila. Kadalasan sa mga nakita ko, kakilala ko, nagpa-A3. Eh paano kinakuha ng medical certificate? A3 naman kasi walang problema. Pero unahin din kasi naman yung medyo may edad. Correct. Sa A3, no? may qualification doon eh. Oo, hindi, ang problema natin sa A2, maraming takot na mga senior citizen na magpabakuna. In fact, sa probinsya ng Cotabato, Prof, mababa ang response hanggang ngayon, no, ng mga matatanda, mga senior citizen na magpabakuna. Takot pa rin ang marami. Yeah, medyo ano rin kasi, medyo nakalungkot pa rin no, na ang dami pa rin lumalabas na fake news ngayon. In fact, no, market lang, medyo nabasa pa ako sa Facebook naman no, at least dalawa na ano daw, tinurukan lang tapos bigla daw namatay. So mga ganun, hindi nakakatulong talaga. Uh-oh. Especially na medyo natatakot din yung ating mga senior citizen. Uh-huh. But hopefully, no, yung gusto kong makita ngayon sa gobyerno is yung paano sila magbibigay no, ng parang advantage doon sa mga ano, nabakunahan, special sa mga senior citizen, like papayagan ba sila ng tumas, meron daw mga special discount, like ngayon, no, yung mga motorista, tuwang-tuwa, no, 2 to 4 pesos ang discount nila per liter, no, kung ikaw ay bakunado. So, mga ganun na mga programa, hopefully, makainganyo sa ating mga senior citizens, no, na magpabakuna din, no, kasi, o nga, no, medyo sa ibang lugar, hindi sila tumutuloy sa A3 tsaka sa A4 until medyo mabakunahan nila majority ng kanilang A2, no, yung kanilang mga senior citizens. Pero may mga pangyayari din talaga, Prof, na nabakunahan, namatay. Ako, may kaibigan, bago lang, last week lang namatay, na after na nabakunahan. Ang problema kasi, ang nangyari pala, kasi gusto niya mabakunahan na siya. Eh, hindi niya sinabi na meron siyang sakit sa puso. That time, alam natin na may prosesong sinusunod, di ba, sa vaccination na area, kung saan pinapaliwanag, kinukonsulta ng doktor, sinasabi ganito, tinatanong yung pasyente o yung bibigyan ng bakuna kung anong mayroon. Itinago niya, sinikreto niya na meron siyang sakit sa puso, nag-trigger yung ano, kaya namatay. So yung mga ganito, isa ito sa mga, tapos pag mali yung ano, impormasyon na nakarating sa iba, matakot na sila. Dapat bago matakot, alamin muna anong history. Bakit yes. Namatay? Anong dahilan? Meron din kasi ako nagbo-volunteer ako sa mga vaccination centers. Uh-huh. Nanonotice ko yun, may mga ganun, yung tinatago nila. For example, na may first dose na sila. Uh-huh. Then magsi-second dose na, nakapila na. Tapos may ano, may sipon or may ubo. Uh-huh. Itatago nila yun, no? Itatago nila yun para kasi hassle naman kung pipila ka pa ulit na sa ibang vaccination center. Uh-huh. Para lang ano, mabakunahan ka. Itatago nila yun. Yung pala, positive na sila. Uh-huh. Kasi ayaw ka nila pansinin para lang mabakunahan. And yun nga talaga, yung medyo nag-complicate. Kaya sabi nga natin, no, sa ngayon, wala pa talaga tayong ano, no, yung talagang proven na it's because of the vaccine na namatay. Uh-huh. Siguro, yung talaga, karamihan talaga dito, tama ka, may mga complications na tinago nila during the time na may ano, may na-check up, may screening. In fact, ang dami kong kilala ng senior citizen na nalaman lang nila yung mga sakit nila during the check up kasi di ba? Hindi naman ano, no, hindi naman sanay yung mga senior citizen na no, regularly magpapa-check up. Ano ano, pangalawa, ang daming bawal na, di ba? Taas ang cholesterol mo, bawal na to. So, hindi sila nagpapa-check up, no. And since required 'yon, no, pag ikaw ay nagpabakunan, nakita natin yung karamihan ng mga sakit nila, no. So, yan yung medyo ano eh, nakaka-trigger din sa mga senior citizen na hopefully, no, hopefully
makita natin, no, yung itong advantages ng vaccine, no, as compared sa hindi ka magpapavaccine, yan ngayon ang lesson learned ng US, no. Right now, bumabalik na naman sila sa 100,000 per day na cases, no. Kasi and majority if not all nung nagpapasid sa kanila are ano, no, are unvaccinated, no. Kaya nga pinamigay na ng US yung kanilang mga vaccine sa sobrang dami, baka masira eh, pero wala nagpapavaccinate sa kanila. So ngayon they are suffering, no. Kaya malaki yung debate ngayon sa US. Kaya nga, no, dapat ito'y makulang din ng leksyon ng buong mundo, no, yung mga ganitong klaseng mga pangyayari. Prof, maraming salamat sa ibinahagi mong oras sa programa natin. Thank you so much po. Maraming salamat, more power, God bless, stay safe po tayo lahat. Thank you so much po. Si Professor Ramon Nabilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:40, tres na mga katinig ang atong oras. Muna'y pinakadakong pait karon. Kaya daghan ang nawad ang trabaho, nagkalisod ni Saka pagyod ang preso sa mga palaliton. May na lang kami dire sa Yaki, mga produkto sa Yaki, taas ng panahon po nga wag yun mo Saka sa presyo, no. Kay tungod ang ginatan-aw nato ang katungod sa tong mga kaigsuunan o kakayahan nga makatabang yun. So ayon niyo kalimti mga katinig, ha, importante kayo ang maayong panglawa sa tong mga kabataan, kini Yaki vitamins makatabang alang kanila aron muligo ng ilahang pangdepensa. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga Neo Pontevedra Antipasco Tabato ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamok. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins niya nga haplas pud ana niya Yaki pud niya oil na karon niya basta nang taw nagbuspos na entawon. Iyan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil, epektibo gyud na sila mga higala busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Alang sa inyong mga panginahang lanon, sama sa school and company uniform, basketball jersey, polo shirt and t-shirt printing, bespoke suit or coat, vest jacket, rescue and security uniform, cutout sticker, embroidery, corporate items o kuban pa. Ando na dayon sa Odron Uniform Center Kinabawan Branch. Specialized in customized full-bladed sublimation, digital printing and rubberized. Odron Uniform Center Kinabawan na makitaan sa Joverlin's Building, Quezon Boulevard, Poblacion, Kinabawan City. For bookings and inquiries, tumawag sa 0951-087-9440 o 0917-630-2874 or email at odronuniformcenter@gmail.com. Odron Uniform Center Main Office, makitaan sa Doors 6 and 7 AS and HS Building, Kimpo Boulevard, Poblacion, Davao City, in front of Almendras Gym, beside JN Express. Odron Uniform Center Kinabawan. Open from Monday to Friday and Sunday. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:47 mga katinig ang atong oras. Samtang sa Pikas Bayan, dawat kita ga mga report si CMI Gipanghimakak nga si Senador Amy Marcos may bisita sa sudad. Aron pa ngayon ang iyahang pagtugot nga mamahimo nga busy presidente. 5 o 15 ka mga establishmento ang malockdown tungod sa wala pagtuman sa health protocol. Pagtaas sa kaso sa COVID-19, 30.5% nakuha sunod sa panimalay sa Eleanor Roosevelt. Dugang pang detalye. Oy, sa ato ang mga balita, ato ka ng siren, pinagay sa itong kaubang si Tinig 16, Roana Abasolo, no?
Okay. Okay, gikan sa Davao City atong dawaton ng report ni Kaubang Roan. Tinig ng bayan. Ng bayan. Yes, Roan. Yes, good morning. Kaloy. Yeah, good morning. Sa ating mga sabi dito rin ang mga karoon ng ating mga nagunan ng mga balita sa itong gino nagbabagkan. Mabahal ay gibang ito at ni Presidential Proper. May sana na kapiyar po sa bayan sa Davao. Ang alikasyon kaya kanahan na ni si Senator Amy Marcos diri sa dakbayan sa Davao aron isultan ang dagan sa inaang mga political career o pangayoon usab ang blessing sa ato ang alkalde sa dakbayan sa Davao to be a running mate gihunugon mudaganay isip presidential bet si Mayor Inday Sara Duterte and wala pa kini kuno wala pa kini napili kung si kinsa ang iyahang running mate pagka vice presidente. There was this naitamo sa usa ka forum diha sa Kaunuhang Manila nga gibutya kuno matud pa allegedly ni Presidente Rodrigo Duterte nga ni anhi sa dakbayan sa Davao si Senator Amy Marcos og ang ilang mga uban pang mga opisyal aron pagayoon matud pa ang blessing ni ini to be the running mate of Mayor Sara Duterte. Pero alleged matud pa ni Mayor Inday Sara Duterte sa gihimo pagiginabi nga to kaniya nga wala kini sila naghisgot og pamulitika. Igo lamang ni ani ang mga Marcoses, kauban si Bongbong, Senator Bongbong Marcos og si Senator Amy Marcos aron lamang nga i-greet saya sa iyang 45th birthday celebration. Nothing more, nothing less. Wala na kuno matud pa sila igisgutan nga lain pang uban kay naga ni magtapo ang mga politiko muandar gudayon ang nauna no sa uban labi na ang sa opposition side nga nag-isgot na sila o gagan sa pamulitika. O sa katapusan, sa ito ang mga balita, Sir Loy, o mga kaingsuunan ni Usbao, sa 30.5% ang mga nagpositibo sa COVID-19 infection, kasagaran kanila, din ni sa ito ang adakoyan sa Davao, kasagaran din na ang nagtakot-takot sulod sa panimalay. Ang mga nabawin niyo, itampagan na nga dili una musuroy sa bisan asa nga dapit dili una maglaag-laag sa bisan asa pa man nga dapit og ila na mabilantayon sila sa ilahang panlawas aron nga ilahang mabantayan ang ilahang kaugalingon nga di nila madala ang sakit sulod sa ilahang Pinoy-anan. Matod pa ni COVID-19 Task Force spokesperson Dr. Michelle Slosser nga ang COVID-19 alert program nga ilahang gihimo karong mga panahon na mao kini ang ilahang findings sa nasuta ang pinaka acceptable Karuan. Hello. Nakataas hindi in 443 ang bagong COVID-19 cases nung may abot na sa 5,626 ang tinutibok ang natakbuyan sa dakbayan sa Davao. Ito ang sabi na tinutunga naman niya pagulang bang din siya. So karoon ato ang ginapaybang naman ang ato ang mga kaisunan na sa grabing pagtaas sa COVID-19 ang gobyerno, ang ato ang National Government Agency pinahali sa Southern Philippine Medical Center sa IATF. So yun man sa mga atong mga kapalang ganapaya na mga nanawatan sa katawan na dili kita magsuruy-suruy gani. Ito na yung mga lugar na ipang cluster karoon na nga sa nangyayang. O tungod ni ining naisgutan sa nga balita at utang isingit na doon ay 15 kapag nga establishmento doon sa dakbayan sa Davao ang gipang gilantaw na ilahang lockdown para mga parang na gumikan ganaan nakita din na ang grabe na pagtakot-takot sa mga trabahante o gagini sila ang mga usuasan sa mga kwano mga inundan nga nung makatakot kini sa ilahapod ng mga customers kung nagadil sila sa ilahang mga katawan. Pero matod pa ni Dr. Slosser nga hindi ko na nila kinihingandan tanong mga panahon na because it's a premature pa o parayon pa ang ganyan ginahin mo krab na investigasyon anong naman nga i-assertin o i-sabisar kung tinuod ba nga dihagod magtupad ang pag-takboy kinihingatong ang pagtakot sa mga sakit na COVID-19 especially na Delta variant na mas grabe kaysa uban pa ng mga variant sa COVID-19. Sa mga loy, mga kaisunan, ganaang ato ang matod ng mga katikaran, balitag informasyon, manukad gikan sa City Hall of Davao City. Iling disisays, Roan Abasolo Reporting, 105.7 Joy FM.
Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan sa 105.7 Joy FM. Alas 6:52 ang oras. Tagang salamat karuan sa naasoy nga update mga katinig gikan mismo sa Davao City samtang sa Picas Bahin. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Atong hisgutan gamay kining kaso no ni Health Secretary Francisco Duque III kay gibutyag ni Senate Minority Leader Franklin Drilon nga si Health Secretary Francisco Duque III mga katinig ang iyahang ginatudlo nga may original no nga salaod sa pagpalit sa overpriced nga face masks o guban pa nga mga medical supplies. Sumala pa ni Drilon nga nagsugod kini sa pagpalit ni Duque sa pagkuha sa pondo sa pagsugod sa pandemya nga COVID-19 nga ang pondong gigahin sa Department of Health kun DOH alang dito sa paggahin og pondo sa procurement nga kung diin na mga katinig naa sa 42 billion pesos ang gipalit ni Duque sa PSDBM motong kanikaroon ang ginahisgutan kalabot sa iyahang gisulod nga kontrata sa Parmalee no katong gipalit nga mga medical supplies so pero ang problema niini bisan pag unsang duot nga nang rakot si Duque sa pundos gobyerno iyahada yung drama-dramahan nga daghan na siyang gibati mupa-resign ako no away mahimo ang katawhan tungod kay mismong si Presidente Duterte ang nidapig ngadto kaniya oo gani sa bagong press release no gipasidungga ni Presidente Duterte si Duque tungod kay daghan kuno nga mga naayos COVID bisan pa nga nagataas ang kaso sa COVID-19 nga kapin 2 million na no ang kaso karon sa kinatibukan diri sa nasod sa Pilipinas. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Dili man gisgutan diri kung daghang naayo o daghang nangamatay ang gisgutan diri ang paggasto dili tama nga paggasto sa kwartas gobyerno. Kay ang kwarta nga gigahin pala alang man sa pagbatok sa COVID unya kurakuton ra no so karon padayon ang pag-imbestiga pero wala tay mahimo ni ini presidente mismo nagasulting nagadepensa sa kay Duque no pastilan abi ba nako og gahugot ang atong campaign batok sa mga kurakot sa gobyerno unya karon naunsa naman tungod kay siya inikuha iyahang depensahan para di siya maulawan. Alas 6:55 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Himsog kaayo ang Papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghapla sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule na plus niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay Kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Keys, weight loss, animal feed supplement. Nanong ingon anak kapaspas ang pagsikat sa produkto ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Lima ka rason ang among mahatag. Una, ang maayong epekto sa King's Vita Plus sa gialimahang hayop. Kay paspas kining makapadako, makapabugat, makapanindot sa panit o balahibo, makalikay sa dehydration, layo sa sakit, makapadaghan sa milk production sa mga anay, makapaligon sa kabukugan. Ikaduha, kini ang dunay pinakakompleto ng ingredients sa feed supplement. Kay kini puno sa vitamins and minerals, calcium, amino acid, enzyme, electrolytes, omega-3, D3 o probiotics. Ikatulo, praktikal nga gamiton tungod simple ang paggamit. I-mix lamang ang usa ka kutsara sa usa ka galon nga tubig o i-mix ang usa ka kutsara sa tulo ka kilo nga feeds ug ihatag kini matag adlaw. Ikaupat, ang tumong sa kumpanya sa King's Vita Plus nga makaproduce sa maayo ug bag-ong teknolohiya sa pagpanguma ug ang ikalima mao ang partnership sa pag-asenso and nation building. Pinaagi sa pag-empower sa mga farmers sa pagsalig sa pagpanguma isip source sa disyenteng panginabuhian. Maong panahon na nga ubanan nato sa pag-asenso sa pagpanguma gamit o King's Vita Plus mapalit sa tanang agribet stores duol sa inyong lugar.
Han, noon sa naman yung panahon ron, uy. Dagaan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay mo sa muta o kalisod. Kaya ang stress raba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat Han. Wala na tay mahimuhan. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami ipadiay ning Okira Coffee Han. Makapabasko gidi ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira Han. Dunay mangosteen, maong makabaskog. Dali na Han, baskog na ko. Kana ba? Kayo ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na swak sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbebenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Aduna ka ba'y gibuhing piso ng hybrid o manok mang sabong na nakasinati o sakit sama sa halak, pisik, sipunog ubo, laway-laway, koriza, bacterial flushing, kolera, malaria, kalintura o baka adunay samad? Ani-ana ang pinaka-epektibo ng water-soluble powder antibiotic, ang Panamox Forte, ang pinakaunang antibiotic na adunay upat ka-combination sa human-grade formulation sama sa amoxicillin, tylosin, paracetamol o carbocysteine. Simple lang ang paggamit. I-mix ang 2-5-gram water-soluble powder sa Panamox Forte sa usa ka galon nga tubig ug ihatag kini sulod sa 5 ka adlaw. Ayaw na paglangan, sulbaron sa hinanaling panahon ang sakit sa imong binuhing piso nga hybrid o manok pang sabong. Ihatag na ang Panamox Forte, available sa tanang AgriVet stores duol sa inyong lugar. Ayaw kalimot, available usab ang Panamox caplet para sa mga sunoy kun manok pang sabong sa mga AgriVet stores. Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM. Mga katinig, wala kita igong oras na itong programang Tinig ng Bayan. Good morning! Happy, happy birthday daw kay Junar Kumahig Paanan o Paana. Sayang 16th birthday karong adlaw sa Malungon na makilala ko Tabato. Oh, salamat, more power sa inyong programa from Ariella Apana. Good morning kay Genevieve Valdez, Jolita Dumanda, oga sa tanang mga nag silip sa to sa Facebook Live diri sa Joy FM. Mga katinig, wa na kita igong oras, musunod na atong alas 7 balita. Dagang salamat sa inyong kanunay nga pagpaminaw sa atong programa ang Tinig ng Bayan. Maing buntag kaninyong tanan, amping kanunay.